nobly say no boy, nanaig sa kamatayan. Hallelujah, hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway laging sumain niyong lahat. At sumain niyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ikalabing lima ng buwan ng Mayo, ginugunita po ngayon ng simbahan si San Isidro, isang magsasaka. Sa banal na misang ito, atin pong isama ang ating mga natatanging kahilingan. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ating aminin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang may-ari sa Tanang Kinapal at ikaw ang tumatawag sa aming paglilingkod para pangasiwaan ang Tanang Umiiral sa San Sinukob, ang maaasahang pagganap ni San Isidro sa kanyang pagsasaka ay amin nawang matularan sa lahat ng aming pagsisikap na magkaroon ng makakain ang lahat sa masaganang hapag ng buhay at maglingkod sa kapakanan ng aming kapwa-tao. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo sa matatanda ng simbahan ng Efeso, "Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng kabilang sakawan, sapagkat iniligay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang simbahan ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang sariling anak. Alam kong pagkaalis ko'y magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad na sisilain ang kawan. Mula na rin sa inyo'y lilitaw ang mga taong magsasalita ng kasinungalingan.
upang mapasunod ang mga alagad, at sa gayoy mailigaw sila. Kaya't mag-ingat kayo, at alalahanin ninyong tinuruan ko kayo gabit araw sa loob ng 3 taon. At maraming luha ang pinuhanan ko. At ngayon itinagubiling ko kayo sa Diyos at sa Kanyang salita na nagpapahayag ng Kanyang kagandahang loob. Siya ang nagpapatibay sa inyo at nakapagbigay ng lahat ng pagpapalang inilaan niya sa lahat ng Kanyang pinagpalang banal. Hindi ko hinangat ang pila, ginto o pananamit nino man. Alam ninyong nagbanat ako ng buto upang kumita sa ikakabubuhay naming magkakasama. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo sa pamamagitan ng ganitong pagpapagal ay dapat ninyong tulungan ang mahihirap. Alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Pagkasabi nito, lumuhod si Pablo at nangalangin kasama nila. Silang lahat ay umiiyak at hinagkan si Pablo. Labis nilang ikinulungkot ang kanyang sinabing siya'y hindi na muli makikita uli at siya'y inihatid nila sa barko. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Siya'y iyong ipadama ang taglay mong kalakasan, ang lakas na ginamit mo noong kami isang galang. Magmula sa Jerusalem sa iyong tahanang templo, na pati ang mga hari do'y magnagahandog sa iyo. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Umawit sa Panginoon ang lahat ng kaharian. Awitan ang papurit ang poon ang papurihan. Purihin ang naglalakbay sa matandang kalangitan. Mula rooy maririnig ang malakas niyang sigaw. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Ipahayag na balana ang taglay na kalakasan. Sa ihari ng Israel, maghahari siyang tunay. Yan taglay niyang lakas ay buhat sa kalangitan. Kahanga-hanga ang Diyos sa santuaryo niyang banal. Siya ang Diyos ng Israel na sa tanay nagbibigay ng kapangyarihan at lakas ng kanilang kailangan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Magsitayo po lahat. Alleluia, 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 alleluia. Amang Diyos ni Jesu Kristo, ang salita mo totoo, kami ay pabanalin mo. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay tumingala sa langit, nanalangin at ang wika, Amang Banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, pangalang ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa. Kung paanong tayo'y iisa, habang kasama nila ako,
iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalang ibinigay mo sa akin. Inalagaan ko sila ni isa'y walang napahamak, liban sa isang humanap ng kanyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon, ako'y papunta na sa iyo at sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan upang mapuspos sila ng aking kagalakan. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinapuutan sila ng sanlibutan sapagkat hindi na sila makasanlibutan. Tulad kong hindi makasanlibutan, hindi ko idinadalanging alisin mo sila sa sanlibutan, ngunit iligtas mo sila sa masama. Hindi sila makasanlibutan, tulad kong hindi makasanlibutan. Italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong isinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman isinusugo ko sila sa sanlibutan. At alang-alang sa kanila'y itinalaga ko ang aking sarili upang maitalaga rin sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Maligayang pagdating sa pambansang Dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Nagtutulungan ang ating dalawang pagbasa na napakinggan ngayon. Ang ating unang pagbasa na kinuha po natin sa mga gawa ng mga apostol at ang ating ebanghelyo na galing sa account ni Juan, na kung saan ay mayroon silang gustong palabasin sa kung ano ang nais ituro ng ating Panginoon sa araw na ito. Ang ating ebanghelyo ay panalangin ng ating Panginoon para sa kanyang mga alagad. At ang kanyang panalangin, hinihiling niya sa Ama na alagaan, proteksyonan, pagkaisahin ang kanyang mga alagad sa katotohanan na kanyang itinuro sa kanila. Kaya nga ilang ulit na binanggit ng ating Panginoon ang pagsasabing kung papaanong iisa tayo, ganun din naman, sana magkaisa sila sa katotohanan na pangalagaan nila ang aking mga itinuro sa kanila. At nabanggit pa ng ating Panginoon na ituro ko na sa kanila ang iyong ipinasasabi sa kanila. Kaya nga, sa paanyaya ng ating Panginoon sa ebanghelyong ito, ang nais ng ating Panginoon, tayuan ng mga alagad ang katotohanan. Bagamat narito sila sa sanlibutan, narito tayo sa sanlibutan. Ang sabi ng ating Panginoon, hindi tayo para sa sanlibutan. Kagaya niyang nagkatawang tao at namuhay sa sanlibutan noong pasukin niya ang kasaysayan ng tao. Subalit, sinasabi ng ating Panginoon sa ating ebanghelyo, hindi siya para sa sanlibutan, kung hindi mayroon siyang misyon na dapat gampanan sa sanlibutang ito. Ang ating unang pagbasa ay farewell speech ni San Pablo sa mga leader, sa mga matatanda ng Epeso. Ano, kung napakinggan niyo pong maigi, na kung saan sila'y nandoon lamang po sa daungan, pinatawag niya ang mga pinuno ng simbahan ng Epeso. At doon niya hinabilinan ang kanyang mga alagad. At ang sabi ni Pablo, alagaan ninyo ang inyong sarili at alagaan ninyo ang simbahan na aking pinaghirapang buuhin. At ito pa ang katotohanan, sabi ni Pablo, pag alis ko'y alam kong mayroong mga tao na magsisiwalat ng kasinungalingan, ang kanyang inihalintulad ay mga mababangis na hayop na sisilain ang kawan.
para sirain ang simbahan na kanyang itinatag. Kung bakit po namamaalam si Pablo dahil siya'y uuwi na sa simbahan ng Jerusalem. 3 taon ang kanyang ibinuno para buuhin ang simbahan sa Epeso. Kaya nga, nabanggit din niya na ito na ang kahuli-hulihan nilang pagkikita. Kaya nga ang kanyang pamamaalam ay pagpapalakas ng kanilang loob na mayroong darating, ang sabi nga ni Pablo, maaring manggagaling sa iba ang darating na sisila sa kawan, subalit maaari ding magmumula sa inyo ang sisira sa simbahan na itinatag ko sa pamamagitan ng patnubay ng Panginoon na siya mismo ang nagtatag. Ginamit lamang pong instrumento si Pablo. Kaya nga, kung titingnan po natin, parehong sabi ko nga kanina, nagtutulungan ang dalawang pagbasa nating napakinggan para bigyan ng diin ang pagtayo sa katotohanan na ito po ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Ang ibig sabihin ni Pablo sa ating unang pagbasa, manatili tayong nakaangkla sa ating Panginoon sa mga turo na ating narinig, na ating napakinggan, na ating pinagsusumikapang isa buhay sa pamamagitan ng turo ng Ebanghelyo. At ganun din po ang sinasabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo na kung saan hinihingi niya ang proteksyon patnubay ng Ama sa kanyang mga alagad na manatili ito sa katotohanan at panghawakan nila ang katotohanan. Kung iuugnay natin ito sa ating ginugunita ngayong santo, si San Isidro Labrador. Si San Isidro po ay itinuturing modelo ng mga manggagawa. At mayroong gustong ipakita dito si San Isidro sa atin. Ano ho, 2 katotohanan. Si San Isidro po ay hindi pari, hindi abogado, hindi doktor. Ibig sabihin, nasa laylayan siya ng lipunan. Subalit pinili siya ng Diyos para ipakita ang kababaang loob ni San Isidro Labrador. Unang nais ituro sa atin ni San Isidro Labrador at ng ating Panginoon na sa paggawa kahit anong duties and responsibilities mayroon tayo, kung isasama natin sa bawat paggawa natin sa araw-araw ang Diyos na lumikha sa atin, ito'y magkakaroon ng malalim na kahulugan at magkakaroon ng buhay kahit napakaliit ng ating ginagawa. Si San Isidro po ay bago po siya pumunta sa kanyang sinasakang bukid, hindi po kanya kung hindi mayroon po siyang amo na parang tenant lamang po si San Isidro. Subalit bago niya tunguhin ang kanyang trabaho, hindi maaaring hindi muna siya dumaan sa isang kapil, sa isang kapilya o kaya sa isang simbahan para humingi ng patnubay, humingi ng lakas sa Diyos sa kanyang pagtratrabaho na gagampanan sa buong maghapon. Hindi lang po kasama ni San Isidro Labrador ang Diyos, kung hindi naging motibasyon ni San Isidro Labrador ang Diyos sa kanyang paggawa. Kaya nga, sa paanyaya ng ating Panginoon at ni San Isidro, sabi ko nga kanina, kung lalagyan po natin ng Diyos ang ating mga ginagawa at hindi lang ilalagay sa ating paggawa ang Diyos, kung hindi nagiging motibasyon din po natin ang Diyos, magkakaroon ng buhay ang lahat nating ginagawa. Kaya nga hindi siya nakakaramdam ng pagod at nagkaroon nga ng milagro ayon sa tradisyon. Habang gumagawa si San Isidro Labrador, tinutulungan siya ng mga anghel. Ito yung milagro na nangyari sa kanya dahil sa kanyang sobrang pakikipag-ugnay sa Diyos. Sobrang close, yung closeness ni San Isidro sa Diyos na kahit yung basic na pag-aararo ay kakayanin naman ni Labrador, subalit nakita ito ng mga tao na mayroong mga anghel na tumutulong kay Labrador, kay San Isidro Labrador,
habang ito'y nag-aararo. Sabi nga'y, kung tayo ay gumaganap sa ating mga duties and responsibilities, lalakipan ito ng Diyos ng kababalaghan dahil sa ating paggawa kung ano ang ating gampanin bilang mga tao sa pang-araw-araw nating pagkilos. Ikalawa na gustong ituro sa atin ng ating ginugunitang santo ngayon, si San Isidro Labrador ay hindi lang nagtratrabaho para sa kanyang pamilya. Ano? At kung titingnan po natin, ang kanyang asawa ay isang santa din po, si Santa Maria de la Cabeza. Dahil si Santa Maria ay ganun din po ang kanyang ugnayan sa Diyos, tumutulong sa kanyang mga kapitbahay, lalong-lalo na sa nangangailangan. Pagkakatapos na umani ni San Isidro Labrador at nagkakaroon siya, binibigyan siya ng kanyang amo ng medyo magandang harvest, porsyento ng kanyang pagtatrabaho, hindi niya po ito kinakanya. Namamahagi si San Isidro Labrador sa kanyang mga kapitbahay, sa mga taong alam niyang nangangailangan ng kanyang tulong. Kaya nga, ang ikalawang realidad na itinuturo sa atin ng ating santong ginugunita at itinuturo ng ating Panginoon bilang isang Kristiyano, ang pagtulong sa kapwa, ang pagtulong sa nangangailangan. Sabi nga po ay, hindi tayo nilikha sa mundong ito para mamuhay, para lang sa atin. Kung hindi, nandito tayo kung mayroon tayong maitutulong sa ating kapwa na nangangailangan, at doon mas matutuwa ang ating Panginoon. Sabi ko nga, ang ugnayan ng dalawang pagbasa natin ngayon na napakinggan at ang ating ginugunitang santo ay paggawa kung ano ang nararapat in line, in conformity sa kalooban ng Diyos. At doon tayo kalulugdan ng ating Panginoon. Kagaya ni San Isidro Labrador, sabi ko nga po'y hindi siya makapangyarihan tao, ordinaryong tao nasa laylayan ng lipunan, subalit naging banal dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon, sa abot ng kanyang makakaya. Marahil ito po ang paanyaya sa atin ng ating Panginoon. Hilingin po natin sa mahal na Berhing Maria, kay Santo Padre Pio, nagabayan tayo at turuan para masundan natin kung ano ang ninanais ng ating Panginoon sa bawat pagkilos natin sa araw-araw. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pagpalain mo ang mga alay na bunga ng pagtatanim at pag-aani ng mga magsasakang kagaya ni San Isidro. Ang pinagpagura nila sa tag-ulan at tag-araw ay siya nawang maging pagkain at inuming sa amin ay nagbibigay buhay.
sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinapaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan. Sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat tulad mo sa pananagutan, upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami ay makatulad. Ang mga banal na kagaya ni San Isidro na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, hosana sa kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katauan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami, tanan. Ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo
para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berhing Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang banal na espuso, ang mga apostol at ang lahat ng mga banal, si Santo Padre Pio, si San Isidro Labrador, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos namang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nagagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluuban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Sapagkat iyong kahirian at ang kapangyarihan
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumayin yung lahat. At sumayin niyo rin. Magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, na ito ang ating Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong inaanyayahan sa Kanyang banal na salusalo. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa lupa'y manalangin at magpuri sa Ama,
ipinangakong kaligtasan ay narito na sa pagkabuhay ni Jesus ay ating nadama. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambahan ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Nagdiriwang sa langit mga anghel na banal at sa lupa'y manalangin at magpuri sa Ama, ipinangakong kaligtasan ay narito na sa pagkabuhay ni Jesus ay ating nadama. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipinagpapasalamat namin itong aming pagsasalo sa tanim at ani ng mga magsasakang katulad ni San Isidro na iyong idinangal. Ang kanyang malasakit na paglingkuran ka at ang kanyang kapwa ay siya nawang umiral sa aming pagsisikap na hainan ang lahat ng iyong bigay na kakanin sa araw-araw. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga-Pietrelcina, munghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po binibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana,
Mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa Pambansang Dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalap na impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na paki-scan ang QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikompleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong babahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Sa pagdiriwang ng kaarawan ni Santo Padre Pio at sa pakikipagtulungan ng SALT o St. Thomas More Association of Lawyers for Transformation, tayo po ay magkakaroon ng pre-legal consultation sa darating na May 19, araw linggo, sa Divine Mercy Sanctuary. Sa mga nagnanais kumonsulta, kayo po ay magpalista na sa opisina ng parokya. Ikalima, sa darating pong June 15, ay magkakaroon tayo ng First Holy Communion para sa mga batang nasa grade 4 at sa mga nagnanais makatanggap ng komunyon. Kayo po ay makapag-ugnayan sa opisina ng parokya para sa mga detalye. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa iyong sambayanan na nasa iyong harapan ngayon, kasama ang kanilang mga gamit sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang iyong kabanalan at ang kabanalan ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo,
kaparanung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naihain na po ang banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.